gusto ko lang punta nung po sa inyo. Meron na ba pong senatoryable na pumasyal sa inyong lugar? Wala pa? Ni minsan? First time. Ko meron. Yan po, si Senator Greco Bedica. Kauna-unahan pumasyal sa senatoryable sa ating pong lugar dito po sa barangay Maliwang Pesca. Kaya Hiner, paki-introduce na siya. Diyos mapalat, mabuhay, hindi ka mong mamigil. Okay. Pabalot, Vice Governor Dr. Boy Vargas. Palapakan po natin ang ating magaling na Vice Governor. So, bago tayo magpatuloy, kita-dita po natin sa ating mga kasamahan sa Kapitolyo at sa National. May mga products po dito, produkto po yan, mga single mothers ng Baliwag, managed by Tribu at Tariyahu. So, let's help them. Pwede po tayong bumili ng kanila mga produkto mamaya. Hip-hip? Hinakita ba? O yung next nga mag-ergo, wawarahit kira Gina, dati nga chairman yung Presidential Anti-Corruption Commission. Pag sinabing anti-corruption, amuno na yun, ang pokot ng gobyerno. Okay, galit sa corruption, ganon. Gina, okay? Gina na ito yung dati nga chairman na yun, yung PACC under the administration of President Rodrigo Roa Duterte. Okay? May gapog at may gina yung nanot sa gachirna, napakaro yung nagapon, napakaro yung ipafuko, napakaro ng minyo, yan yung inufufunan na, kasi ano ko na, nareno yung politika, nareno yung gobyerno, and nakastayo ang progreso yung kada isa kanyang Pilipinas. Eh, kaanta niya na ginakanyaw. Niya na ginakanyaw, may gapog ni Ma'am Elaine Dalu, and then Reverend Joel Baguio. Sila po ang regional coordinators ni Attorney Jeremiah Belhica, ang kapatid po ni Senator Greco Belhica. Si Attorney Jeremiah ang chairman ngayon o presidente pa ngayon ng Anti-Red Tape Authority. Halos magkapareho lang po ng function ng trabaho ng opisina. Maritera patagalan gagawin, o warahit kira kanya baliwag, ginatera yung mensahe, yung malalaki nga mas senador at dahil kanya Republika ng Pilipinas, Greco Belhica! Maraming salamat po, Vice Mayor Vargas. Palakpak po natin. May na board member Mila Katabay. Palakpak po natin. Talaga pong kailangan palakpakan natin dahil yung hirap ng pag-akit po dito ay hindi nila ininda, makasama lang po kayo. Maraming salamat po, and napakaganda ho ng inyong lugar. Isa hong anong tawag nito? Honor na makasama kayo, makita at madalaw kayo dito sa Baliwag, dito sa inyong tribo. Nagulat po ako sa meron palang ganito rito. And kanina po nagtatanong ako kung ano po ang mga kailangan ng I would have known earlier kung ano po ang inyong mga kailangan na dala ko na sana po lahat. Dahil yun po ang bilin sa akin ng Pangulong Duterte, kami ni Senator Bongo ay ibigay sa mga tao yung servisyo na kailangan ng gobyerno. Sinabi sa akin na kailangan nyo daw po ng kuryente. At walang kuryente kayo dito? Yes. Yes po. Kailangan nyo na po tubig? May dala po akong kuryente tubig. Yung kanina po ay tinatawagan ko na po ang NEA Administrator para tingnan ang inyong pong sitwasyon. Ang patubig din po ay kailangan nyo kausapin din po natin. Sino mo may hawak ng tubig? Wala. Wala kayong municipal water. Wala kayong maluwa? Meron sa ibang areas lang. Sa centro area. Dito sa labas. Patensya ko din po sa Luwa National po. Anong tubig pagigo? Bomba. We will request na lang po. Pero malalim ko po si Pakas eh. Siguro po, we will just request the Vice Governor to make a checklist kung ano po natin yung i-request ko dyan, no? At kasi naman po pagdadalit na ngayon sa makapagdadalit ko dito. Ang ating po pamalaan ay napakaraming programa po ng ibigay para sa ating mga kabayan.
Ibig sabihin lamang po, wala akong tigil na pagbibigay namin ng tupad, pagbibigay po ng mga AIC, mga tulong. Sino po rito nakatanggap na ng AIC? Start po kamay. AIDS in crisis situation. Wala pa? Yung tupad, tupad, meron yan. Sino mga tupad? Tupad, sir. Meron na kayong tanggap ng tupad? Yan. Meron iba. Okay, so, sige ho. Siguro po, kung ano lang tayo, sa Vice Club, ayusin natin. Ayusin po po yan sa Office of the President sa Magandiyan sa Uyuti para mabigay po kayo ng AIDS sa tapat. Ito po ay mga tulong na binibigay na po ng gobyerno na binadala po namin sa inyo. At ano pa man po ang pastor, bishop, ano pa man po ang kailangan nyo sa pamahalaan ay habang nandito pa po kami, magbigay nyo alam sa amin dahil yan po ang sabi ng Pangulo Duterte sa amin. Greco, yung mga putal mo yung ating mga kababayan na hindi naaabot ng pamahalaan at bigyan nyo ng tulong para alam nila na merong gobyerno na mamahal sa inyo. This time, kung kayo po ay may mga sakit, huwag po kayo matatakot pumunta ng ospital dahil meron na po tayo man na sakit center. Dito ba? Meron na tayo binuksan dito eh. Meron na kami binuksan dito mga malasakit center ni Senator Bongo. Ito po ay nasa nalayon na bayaran ng lahat ng inyong hospital bills, libre po. Hindi kayo okay matatakot na pumunta. Dahil may naririnig po ako kanina na parang umuubo, kaya nagdoble ako bigla na ang Christmas at takot po ako. So just in case, ito po ay matangin ng, you know, yung mga sakit na yan, ang COVID na yan po ay madaling magamot yan, magamot lang kagad sa umaga. Huwag lang kayo matatakot pumunta ng hospital. At ilalapit po natin yan sa Office of the President, sa Manipano Center, at ang hospital agency po ay masasagutan. Basta po, pag narito nila si Vice Governor Vargas, si Board Member Mila, parang nila rin po ako nakakausap nun. So wag po kayo matatakot, matutulungan po kami para ibigay po ang servisyo ng gobyerno na kailangan po. Tulad nila, hindi ko po alam kung ano pang marami. Meron pa? Ulit lang. Basta legal po ah. Basta naman, ano. Bubugod niyo sa akin yung kaaway niyo. Anyway, ako po si former Secretary Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ang ahensya na itinatag ng Pangulong Duterte para pangunahan ng kanyang kampanya laban sa korupsyon. Ako rin po ang pangalawa sa tatlong anak na lalaki ni Greco Bus Bellica. Yung ginanapan po ni Joko Diaz sa pelikula sa buhay. Kami po ay mga pastor. Ako po ay isang pastor. Father ko po ay isang pastor. Gusto ko pong kapatid yung Attorney Jeremiah Bellica na secretary ng Anti-Lenting Authority is also a pastor. Tatlo lamang po ang pinangako ng Pangulong Duterte. Yung siya po ay kumampanya noong 2016 para maging pangulo. Sabi niya, lalabanan niya ang krimen, lalabanan niya ang korupsyon, at lalabanan niya po ang droga. Yung sa drugs, alam po natin ang nangyari at resulta ng anti-drug campaign. Tama po ba? Nabawasan po ang mga drug addicts, ang drug lords, at ang drugs dito po sa buong Pilipinas. Naniniwala po ba kayo doon? Patutunayan ko po sa inyo. Sige po, taas ang kamay ng lahat ng addict dito. Wala. May nakataas? Wala nakataas ng kamay. Ibig sabihin, walang drugs dito dahil wala nakataas. Number 2, Peru lang po yun. Pero ibig sabihin, you can go anywhere in the Philippines. Talaga hong na-depress ang drugs. At kung meron man drugs, talagang tagong-tago po yan ngayon. Number 2, crime. Laban sa krimen. Sinabi po ng Philippine National Police that 70% ng krimen sa buong Pilipinas na depressed. Mas ligtas na po ang ating mga kansada ngayon dahil natakot ang mga kriminal at mga loko-loko dahil sa kampanya ng Pangulo dapat sa korupsyon. Tama po. Laban sa krimen, sunod po ay ang laban sa korupsyon. Ito po ang kampanya na aming pinangunahan.
Sa akin po termino, tinala ang pinakamaraming high-ranking government officials na nakasunan. 154 cases po ang isinampa namin against high-ranking government officials sa korte, sa ombudsman, at sa DOJ. Pinakamaraming po ang sinipak na government officials because of corruption. Sinipak namin ng Pangulo. Sinipak ko, sinipak po ng Pangulo. Dahil yan po ang trabaho ng PDC. 800 na government officials ang nasipak po namin ng Pangulo dahil sa corruption campaign. Pinakamarami pong naitala na inimbestigahan at nakulong ng government officials because of corruption. In my term as PDCC commissioner muna, and then chairman. 13,000 kaso po ng korupsyon ang aming inimbestigahan at 24 na government officials po ang aming po pinakulong. Dahil po dito, bumaba ang incidence ng korupsyon sa buong Pilipinas. Dahil po dito, tumaas ang revenues ng koleksyon ng ating bansa. Tumaas ang koleksyon ng BIR, tumaas ang koleksyon ng customs, tumaas po ang koleksyon ng Bureau of Immigration. Dumami ang pera na pumasok sa kaban ng bayan. Dahil po dyan, dumami rin ang proyekto na na-deliver ng gobyerno sa tao. Dumami po ang mga kalsada, gusali, airport, seaport, at infrastructure project. Dumami rin po ang mga ayuda ibinigay ng gobyerno sa tao. Kahit may pandemya, nakakatanggap tayo ng pera, nakakatanggap ang tao ng pera, pagtulong mula sa gobyerno. Kahit anong pangalan, kayo po nakatanggap na ng pera galing sa gobyerno, sa PWD, wala pa. Pero na po, sino po ang may natanggap na? Taas kamay. Sinasabi ko po lahat ito dahil hindi po natin ito naranasan ang nakarang administrasyon. Tama ko ba? It's only in this administration na nakita tayo ng gobyerno. Talaga nagbibigay ng tulong sa tao. Hindi po mangyayari yun kung mahina ang kampanya ng Pangulo sa korupsyon na atin pong pinangunahan. Dahil po sa matinding kampanya po namin sa korupsyon, of course, pinangunahan ng Pangulo, pero pinatupad po. Walang government official sa Pilipinas ang hindi natakot mahuli ng PDCC o ng Pangulo because of corruption at ma-expose. Because of that, we are where we are right now. Naayos o gumanda ang sistema ng pamahalaan, dumami ang servisyo po sa taong bayan. And then, ito po ay aking naisip pagpatuloy sa susunod pong administrasyon. Dahil po, bakit hindi po natin nilabanan ang korupsyon, kawawa ang ating bansa. I wanna do it, but I cannot do it alone. We have to do it together and fight together. Ibig sabihin, kailangan po sama-sama tayo. I will do my part, you have to do your part also. Bumoto po kayo. Bumoto po kayo ng tama. Mag-isip po kayo na mabuti kasi yung boboto nyo. Pag-aralan nyo ang kanilang mga nagawa, pakinggan nyo ang kanilang mga sinasabi at pumili kayo ng mahusay. Pumili kayo ng mga tao na nagmamahal sa Diyos. Pagtapos sa Diyos at may tunay na pagmamahal po sa tao. At maganda ang plano para sa bansa. At marami na dapat nagawa sa kanyang termino. Okay, madali pong mangako, pero hindi natin alam kung gagawin niya ang kanyang pinangako. Pakinggan niyo pa rin. Dahil pinangako ang kanal, gusto mo gawin pa, sobra ka na. Pero lang po. Pero pakinggan niyo pa rin po. Pero ang mahalaga siya sa atin niyo po yung kanyang mga nagawa. Ito po mga kasama ko rito, marami na pong nagawa ito para sa inyo. At marami pa pong gustong gawin. In fact, they will not be here with you, speaking to you, talking to you,
kung hindi po sila interesado na maglingkod sa inyo. Tama po? Tama. Gusto niyo po ng pagpapatuloy ng ganyang servisyo, ilagay niyo po sa tao yung mga nakikita niyo po ngayon ng mga kasama ko. Dahil ako po, senador lang naman ng takbo ko. Lahat, kami naman po, God allows and the Filipinos allow the tayo to serve as one of your senator. Hindi naman po ako nakapagbibigay direksyon ng tulong sa tao bilang senador. Dadaan pa rin po yan sa executive department at saka sa local government unit. At kanina po, pinakikinggan ko ang mga programa ni Vice Governor, mga taong dumarating doon, pinakikinggan ko ang mga kailangan po nila. Sinabi sa akin ni Vice Governor, Sir, ano rito, yung mga scholarships, yung mga tulong sa tao, marami pa po sa agrikultura, sinabi po niya sa akin. Of course, peace and order, na pag-usapan po namin. Ibig sabihin, halos lahat po ng tamang gawin at dapat gawin, ginagawa na po ng ating pamahalaan dito, lokal na pamahalaan, sila Vice Governor, Board Member. Kaya po ako po sa pagpapayag kong pahintulutan ng Diyos at ang Pilipino ay makapaglilingkod bilang isa sa inyong mga senador. Dadagdagan mo na lang po ang pondo ng inyong local government para mas marami po kung maibigay. Sabi nila, saan ko kukunin yan? You know, some of my programs will be, I will put up a Bicagayan Venture Capital Funds office here para po yung mga namatay na negosyo, yung mga namatay na negosyo na nagbibigay ng trabaho sa tao ay makakuha ng puhunan na hindi utang at mabuhay muli ang kanilang mga negosyo para makakuha ulit ang mga empleyado na magtatrabaho sa kanila po. Yung mga negosyante na nakailangan ng mga puhunan na meron pa po puhunan. Malalakas rin ko rin po ang health care program natin. Tapos, titigil na po ako ngayon. Kumain na po ba kayo? Gusto niya po kayo? Ano ba yung magalalas na gusto ang lilipas rin yan? So, ano po ibig sabihin ito? Palalakasin po natin ang health care program ang kalusugan para sa mahihirap. Sa ating kalusugan para sa mahihirap. Dadagdagan po natin ang pondo para makumpleto niyo po yung gamit niyo dito sa ospital ninyo. At pagka kayo nagkasakit, kailangan niyo ma-ospital o magpagamot, huwag kayo mag-aalala. Palalakasin natin ang health care program para wala na pong babayaran ang mahirap sa kanila pag sila po ay nao-ospital. Okay, ano po mo ba? Of course pala, in other words, well, basta kung ano ang kailangan nyo habang nandito po po kami, yun naman ang ating role. Dito basta hanggat nandito po po kami, at kung makapaglilingkod pa po kami sa inyo, kami po ay bubuksan po namin ang aming sinata namin sarili para po kayo ay matutunan. Alam po ninyo, lastly, no, 5 months ago po, na-COVID po ako. Critical ang dumating sa akin. Muntik po ako mamatay. Sinaningan po ng mga doktor ang buhay ko. Sabi nila, Chairman Bellic has 36 hours to live. At 6 na oras lang raw po ako magpwede mabuhay. Maliban, ibigay niyo itong mga gamot na to na kailangan niya. So, yung mga gamot pong yun ay hindi available dito sa Pilipinas. We have to buy it